Naglalasing ka ba? Hindi. Umiinom lang ako. Iba ang umiinom sa naglalasing. Don't flatter yourself by thinking na umiinom ako dahil sa'yo. Alam mo, yan ang problema mo eh. Oh, I know what my problem is. You. My husband. All these years, nagtatrabaho ako at wala akong na-contribute sa kalagayan natin ngayon. Tama ka. Lahat na nangyayari dito, ikaw lahat ang may kasalanan. At alam mo kung anong hindi ko maamin? You're a selfish, self-centered woman. Sinasabi mo, iniisip ko lang ang sarili ko. Pero actually, nagigilty ka sa lahat ng mga kasalanan binibitan mo sa akin. Ay, Jonas, please. Just leave me alone. Kailan ka ba naging asawa? Ha? Para sa yung pagsasama natin, paghahati ng mga gastos dito sa bahay na to. You are never a wife. Yun lang ba? Yun lang ba ang habol mo? Ayan! Ayan! O ba't nakatungangan ka dyan? Ayan! Ano pa bang hinihintay mo? Duwag! Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon. Nagugulat ako. Kayong mga kabataan, ibang-iba na binibigyan ninyo ng importansya. Masakit sa amin ang itay mo ang nangyayari sa'yo, May. Hindi sa mahirap maintindihan, Ma. Ayaw mo lang talagang intindihan ang kalagayan ko. Nung araw pa, iba ka na. Mataas ang iyong ambisyon. Proud na proud kami ng itay mo sa iyo. At nung pinakasalan mo si Jonas, hindi kami tumutol. Disente siyang tao. At sinabi mong mahal mo siya. Pero, nag-iiba ka na yata sa palagay mo sa pag-aasawa. Ibang-iba sa aking pagkakaalam. Mabilis ang asenso mo sa iyong trabaho. Pero ako, ito ang aking buhay. Ang aking mga anak, ang kanilang mga anak. Pag nag-iisip ako, malaki-laki na nga rin ang nagawa ko sa aking buhay dahil matagumpay ang aking mga anak. At hanggang sa araw na ito, mahal na mahal ko pa rin ang iyong itay. Hindi siya perpekto. May sumpong kung minsan. Pero hanggang ngayon, magkasama pa kami. Kahit ano pa ang aming pinagdaanan. Kaming dalawa ang nagsimula. Kami pa rin dalawa sa huli. At hindi dahil kami may kasunduan. Kami nagsumpaan. Nagkakalokohan na naman tayo niyan eh. The last time we went, we all agreed that all conjugal property should be sold. Sandali! I dare question that. How can you include assets acquired before the marriage as part of the conjugal property? I don't believe this. You are lying, Attorney Palisok! How dare you! Jonas, did you hear what this amateur just said? Oh, you watch it! You just watch it! Time out! Ano ba? Jonas, huwag ka na makialam. Let me handle this. If you want to take this to court... Oh, sige. Mas mabuti pang andalin na natin sa court ito nang matigil na ang paglolokohan natin, ha? You are wasting my time. Oh, I will make it worth your time even if it means reaching the Supreme Court. Oh, sige. Tignan nga natin ang yabang mo. Alam mo, magaling ko. Okay. Hoy, kung nababastusan ka sa akin, eh dahil bastos ka rin. Kinatapatan ko lang ang pagkatao mo. Ikaw ang walang pinagkakalan. Ang akala mo, lahat ng babae, pwede mo palang bitawan. Mataas lang ang boses ko kung ganun din magsalita ang aking kaharap. I can be a gentleman if you can prove to me that you are a lady. Well, I can be a lady. Kagagawa na ito nangyayari. Pakita mo nga sa akin. Ikaw ang mauna. Being a gentleman. Okay. May? Ano?
Gusto mo ba talagang... Gustong ano? Okay, okay. Inaamin ko mali ako. Alam ko kung gaano ka-importante sa yung trabaho mo. Even before we got married, malino na sa akin yung drive mo, pagka-ambitious mo. It's just that. Basta, mali ako. Tapos, okay? No, Jonas. Akong mali. Ha? Ako ang mali. You always wanted to have a family. Gusto mo magkaanak. Gusto mo ng mga bata. Gusto mo ng simpleng buhay. May, kailanman din naging simpleng buhay natin. Mali ako, okay? Okay. May? Oo. Ano oo? I still love you very much. Kasama niyo nag-aaway. Wala ka namang kwentang attorney. Ang problema sa'yo, ang inaasan mo, wala sa lugar. Ano wala sa lugar? Ikaw wala sa lugar! Kung hindi ka nalig ibabae, ilukpala na kita! Babae ako, ha? Sa tawa-tawa ka ba? Don't touch me! Huwag na huwag mo akong sisigawan! Ano ngayon? Gusto ka tayo sigawan! Huwag mo akong tatasan ang boses, ha? Eh, ano ngayon? Don't you dare shoot at me! Ang kapal mo! That's all.